Devel Project Firebird Titanium MTB Frame. Sa video na to, pag-usapan natin. What's up mga kapadyak, meron tayong frame dito from Devel Project. Ito yung Devel Firebird na Titanium MTB Frame. Intended use niya is cross-country pero medyo aggressive XC siya. Hindi siya yung conventional na XC kasi nung tinignan ko yung geometry chart niya, medyo slack yung head angle. Pero yung suggested fork is for XC pa din. Yung geometry numbers, ilalagay ko dyan para magka-idea kayo. Ito na sa akin, ito yung size medium na 17 yung seat tube. Itong frame na to, may kasama naman ng headset, sealed bearing headset. Meron na din ng axle, tapos ito yung drop out. I think to sa retail version may kasama na ring seat clamp na ganito yung kulay. Sa video na to, frame check lang muna natin itong frame na to kasi hindi pa natin to mararide. Gagawa ko na lang ng follow-up video in the future kapag na-testing ko na to. Kasi ako mismo gusto kong ma-experience kung totoo ba talaga yung sabi nilang magical ride quality ng isang titanium na frame. Gusto kong ma-experience kaya yun, abangan nyo yun in the future. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo. Frame check lang muna tayo ngayon. Ito yung headset na kasama, sealed bearing. Tapered. Wala na nung cup na pinapress dun sa frame. Basta ibabagsak mo na lang itong bearing dun. 42, 52. Weight ng frame kasama yung axle tsaka yung dropout. Dito sa akin, ang nakukuha ko is 1.9 kilograms. Frame material, titanium. Aerospace grade na titanium yung ginamit. Titanium versus bakal, mas magaan yung titanium. Kesa sa bakal, halos doble yung bigat. Nangyari, kahit kalahati lang ng taba ng tubing, yung gamit dito sa titanium, halos same lang ng tibay sa bakal. Comparing naman sa aluminum, titanium versus aluminum, mas matibay naman yung titanium kesa aluminum. Ibig sabihin, hindi kailangan ng sobrang taba na mga tubing sa titanium. Kung mapapansin nyo dito, yung tubing ito parang same lang din sa bakal na frame, di ba? Bilog lang din, bilog, bilog. Halos bilog yung mga tubings niya. Sa aluminum, hindi nyo masyado makikita yung ganun style. Kasi sa aluminum, binabawi yan doon sa mga laki ng mga tubings eh. Yung titanium na bike, sabi, forever bike mo na daw yan. Bakit nila sinasabi na ganun? Ito kasi yung titanium, kung mapapansin nyo, di ba? Wala siyang pintura. Wala rin siyang top coat. Bare na bare siya. Yung titanium na mga sina bike frame, hindi na kailangan talagang pinturaan. Yung pintura kasi, sa yung mga top coat sa frame, kailangan niya ng bakal kasi para hindi kalawakan yung bakal, para hindi siya exposed. Pag exposed kasi kinakalawang, nagkaroon ng surface rust, tapos sa loob din kinakalawang. Ganun yung issue sa bakal na frame. Kapag aluminum naman, ganun din, kailangan din ng pintura. Or kung gusto mo ng raw finish sa aluminum, pwede naman, kaya lang may top coat pa din. Bakit kailangan ng aluminum yun? Yung aluminum kasi katagalan nagko-corrode dyan. Etong titanium, wala na, hindi tinatabla nun, hindi kinakalawang, hindi nagko-corrode, kaya yun, sabi nga, forever bike mo na daw yung titanium. Kasi pwedeng tumagal yan na mas matagal pa sa. Yun yung isang appeal ng titanium na material, lalo sa mga bike frames. Mas magaan kesa sa bakal, pero may similar ride property daw sa bakal, yun yung sinasabi. Or mas maganda pa, yun ang gusto ko talagang malaman, kung maganda yung ride quality ng titanium. Kasi sabi yung titanium, nagagawa na sobrang stiff. At the same time, nag-absorb ng vibration. Yun yung sabi sa material na titanium. Titanium versus carbon naman, yung carbon medyo hindi ganun ka impact resistant, parang ganun. Kung halimbawa may batong malaking trauma doon sa carbon, pwede niyang basagin yung carbon. Also, balikan natin yung kanina na yung ito forever bike. Yung carbon may tendency din na mabago integrity ng layout. Sa katagalan, titanium hindi. Kaya nga forever bike yung titanium compared dun sa tatlong common na material ng bike frame. Talagang yun na yun. Pag titanium, yun na yun. Kahit maluma siya, ganun pa rin. Impact resistant ng titanium, parang bakal din eh. Metal siya eh. Parang bakal pa din. Kung may tumama, wala lang. Sa mga bike na may mga pintura, yung pintura kasi, yun yung nagagasgas. So, eto, wala pintura. Kung magasgas, kung sabi, irarab mo lang daw, mawawala na yung gasgas. Yun yung sabi sa titanium. Yung finish pala nitong Devel Firebird is parang brush siya na hindi sobrang glossy. Tapos, may decals lang. Itong Devel logo dito sa down tube, yung Firebird model name dito sa top tube, and also, yung Devel emblem dito sa head tube. Yung mga logo na nakalagay is decals. Hindi siya yung sandblasted na style. Parang pwede siyang matuknap eh. Pero sobrang nipis naman ng layer niya. Fully internal. Internal cabling. Yung para sa shifter cable. Pati yung sa rear brake internal din. Yung mga butas, meron siyang parang takip. Tapos may screw na natatanggal yung takip. Para mas malaki yung opening. Siguro para mas madali yung paglulusot-lusot ng kable. Tapos yun, ibabalik mo lang, i-screw mo ulit. Kaya malinis tingnan. Ganun yung style ng grommets or ng cable ports niya. Ni-screw rin na titanium na takip. May provision para sa FD na side swing. Andito yung labasan ng kable para sa FD. So, pwede siyang 2x or 3x, pwede. Seat post size, 31.6. Dito sa size na medium, dalawa yung bottle cage mount. Head tube is tapered. Meron ng cup dito
wala ka na ipepress na headset cap. Lalagay mo lang yung bearing. Yun na yun. 42 na bearing sa taas, 52 sa baba. May seat stay bridge, may chain stay bridge. Yung hub spacing pala nito is 148mm. Boost spacing. May kasama ng axle. Itong dropout nito is na-adjust. Depende sa wheel size na ikakabit mo dito sa bike. Kasi ito, pwede mo siyang i-set up ng 27.5 or ng 29er. Para ma-adjust yung setup nito kung 27.5 or 29er. Merong bolt dito na T40 yung kailangan. Pwede mong luwagan. Pwede mong ma-adjust yung pwesto nitong dropout mo. Pwede mo isagad dito para sobrang haba ng chain stay length mo. Magiging stable yung bike sa mabilis na descent pagka ganun kasi. Parang adjustable din yung chain stay length ng mismong bike. Ayan, ganyang kalaki yung adjustment na pwede. Siguro pag nakasagad na ganyan, ayan yung pan 29. Pag nakapasok, ayan yung 27.5 na setup. Solid naman siya na aluminum. Kasama na rin na ma-adjust yung pwesto ng disc brake mounting. Post mount, nandito sa taas. Para sa akin na, mas prefer ko talaga yung nasa taas na disc brake mounting. Kasi napakadali ng access mo dyan. Unlike kung andito sa baba, dito sa chain stay. Nakaharang yung seat stay kasi. Kaya dito, madali lang. Also, hindi ka nalilimitan sa shape ng rear triangle. Doon sa rotor size na pwede may kabit. So, meron itong screw na to. Siguro ito, para hindi mag-slide itong dropout. Pamigil siguro siya. Yun yung tingin ko na purpose nito. Yung concern ko dati dito, bolt lang yung hahawak dun sa dropout. Hindi kaya matanggal yan, hindi kaya masira yun. Hindi kaya bumigay yan habang nagra-ride ka. Yun yung naisip ko eh. Pero gagawa ba sila ng ganun? Kung walang katibay-tibay yung ganyan. Parang sila yung masisira dyan, di ba? Kung ganun yung mangyayari. Masusubukan pa natin, pag nai-ride na natin, yun yung isang babantayan natin dito. Yung gantong design, nakita ko na rin sa ibang titanium bike. So, marami rin gumagamit, hindi lang si Devel. Bottom bracket, 73mm yung width, threaded siya. Kaya maganda. Dito sa chainstay sa may drive side, meron ditong tinatawag na chainstay yoke. One piston na solid na titanium. Itong part na to is sobrang tibay dahil dyan sa chainstay yoke na yan. Aside sa mas matibay na part na to ng chainstay. Kaya gumagamit ng ganyan design sa mga bike frame para mas malaki yung torque clearance na pwedeng ma-accommodate. Sa mga post pala sa FB, nakita ko, sabi, itong frame daw na to is gravel bike compatible. Which I think para sa akin na I won't recommend it na gawin nyo siyang gravel bike. Kung gusto nyo ng gravel bike, yung Stratos na lang, yun yung gamitin nyo. Kasi unang-una, yung head tube angle nito is napaka-slack para sa isang gravel bike. Hindi talaga babagay eh, kasi yung mga fork may iksi lang. Also, yung reach nito is pang MTB talaga. Hindi siya design kagamitan ng drop bar na masyadong malayo yung reach. Kaya kung nag-iisip ka na bibili ka nito para gawin gravel bike, wag na. MTB lang talaga, gawin yung gawin mo. Mag-Stratos ka na lang. Global MSRP nitong Devel Firebird is 125,000 pesos. Pero ngayon ino-offer to sa atin dito sa Philippine market, 49,500 pesos. Yun yung Pinoy price. Medyo pricey talaga yung titanium na material na bike frame kesa kung carbon or aluminum. Mas mahal talaga pag titanium. Kasi lahat ng magagandang properties sa mga yun, yung magandang property ni steel, magandang property ni aluminum, ni carbon, na kay titanium. Pinoy brand nga pala to, itong Devel. Kung hindi nyo pa alam, kung ngayon nyo lang narinig yung Devel, marami na rin ako nagawang video tungkol sa Devel na brand. Introduce ko dun yung background ng brand. Check nyo na lang yun. Pero yan, Pinoy brand yan. May nagsasabi kasi, Pinoy brand, bakit? Hindi afford ng karamihan sa mga Pinoy. Well, hindi naman talaga dapat nag-a-adjust yung brand dun sa kung ano yung buying capacity ng tao. Diba? Hindi porket Pinoy brand dapat mumurahin eh. Kaya yun siguro, kaya meron tong Pinoy price na sarili niya. Sa ngayon, sa PH market pa lang siya available. Pero yung ibang mga Devel na mga frames, frame set, especially sa mga road bike nila, yung mga UCI legal nila na road bike frame sets. Available na rin yun sa global market eh. Sa Japan, sa Australia, sa South Africa. Doon meron na rin distribution ng mga Devel na mga bikes. So bayan, susunod na rin doon. Maglalagay pala ako ng link sa description kung saan nakabili nito. Itong Devel Firebird na titanium frame. Check nyo na lang yung description. Sa video na ito, magagawa lang natin is frame check lang talaga. Kasi hindi pa ito pwedeng masakyan. Hindi pa mabubuo. Pero may mga future videos pa ako na naplano dito. Like yung build. Kasi bubuuan natin to. Siyempre para matesting. Yung test ride. Share ko yung experience. Gusto ko malaman yung ride response ng bike na to. Kasi nga, titanium siya. Yung material bago sa akin. Yung geometry din kung okay, kung maganda. Kasi nga, on papers, parang nagaganda na ako sa geometry. Parang masarap i-ride yung geometry niya. Kaya abangan nyo na lang yun. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, click nyo na lang yung subscribe dyan sa baba. And also, meron pala tayong giveaway na gagawin. Courtesy of Devel Project. Magkakaroon tayo ng raffle ng Devel Factory Racing Aurora Premium Jersey Kit. Paano sumali sa giveaway? Napakadali lang mga padyak. Ang gagawin nyo lang is, una, ilike nyo itong video na to. Pangalawa, mag-comment kayo sa baba. I-comment nyo kung anong Devel bike yung pinaka napupusuan nyo na gustong-gusto nyo kung kayo pakapiliin sa mga Devel products na nalabas ngayon sa market natin. Sa comment nyo, huwag nyo kakalimutan ilagay din kung ano yung FB name nyo, kung anong size ng jersey yung trip nyo, and please include kung male or female kayo. Bakit? Kasi yung dalawang mananalo, isang lalaki, isang babae.
And last step, i-share nyo tong video na to sa Facebook account nyo. Make sure naka-public yung post nyo, ha, para makita namin. Kasi i-check namin yan kung na-share nyo yung video para ma-verify kung ginawa nyo yung mechanics natin. Kasi yung mga comment dito sa video na to, i-random natin. Tapos kung kayo yung lumabas, i-check namin sa FB gamit yung FB name na sinulat nyo sa comment nyo. Titingnan namin kung share nyo tong video na to. Pag share nyo, kayo na yung panalo. Pero yun nga, syempre, isang lalaki, isang babae, dalawa lang yung mananalo. Sa June 12 yung announcement, napakadali lang. Sabihan nyo yung mga tropa nyo, sabihan nyo mag-join na rin dito. Napakaganda ng jersey. Mapapasana all ka na lang. Kita silang sa susunod na videos. Ride safe mga kapadyak.